sakit na yata ng mga lingkuna natin yan, ano. Di naman lahat ng tao ay corrupt, ano, nasa gobyerno ay corrupt, ano. Meron ilan lang na hindi naman nabasado ng corrupt yung mga kasi ibang ano, hindi lang na ipapaliwanag na maayos kung saan napupunta yung mga pondo. Na pagka hindi na alam ako saan napupunta yun ay sa aking ano yun ay magiging isa sa kanilang mga dalilang at saya pa at sila nagtasabing sa kanila. Ano, ano. Sa tingin niyo po, saan po nagsisimula yung corruption? Sa mga matataas po ba na panagubyerno or sa mga ordinaryong tao? Magagamitin. Hindi mo rin mga sabing galing sa taas, simula rin siguro sa baba. Meron na. Hindi lang naman sa gobyerno, isa yung mga malaking private na ano, na ang servisyo ay pang public din, ano. Meron din yung mga corrupt na mula sa baba. Meron rin silang konting corruption. Mayayari, di ba? Mukha nang sa security. Isa sa pila pa lang na ganun, medyo nagsiyero na rin, di ba? Pag mahaba pila, doon pala sa kanila. Mayroon ng ano, kakaroon na ng konting corruption. Sir, ano po sabi dun sa mga officers or dun sa may mga powers na tao na nakumura? Bakit sa tingin niyo po ginagawa yun, eh, dapat sila po yung nagiging parang role model sa atin? Bakit sila po yung gumagawa ng ganun? Yes, sa aking opinion, ano, ha? Kasi yung mga nasa taas na yan, eh, hindi naman makagawa rin ng corrupt yan, ha? Hindi naman gagaling sa baba, hindi naman kasi pumupront yan. Nasa baba pa rin yan hanggang sa tumaas ang level. Hindi nagsisimula sa baba yan. Ano para? Ako bilang kagawad, kami gumagawa ng project. Pero sinisiguro ko na lahat ng pinirmahan namin na mga resolusyon ay nagagawa. So, meron po pa tayong mga programa para mabawasan po, malasin po yung ganitong problema? Siguro yung number one na talaga yung sa COA, sa Commission ng Audit. Na lahat na na-audit nila eh. Siguraduhin lang nila na kumpleto mga papeles at na-inspeksyon ng mga proyekto. Ano po yung ipapang-contribute ng barangay para kung mag-contribute ng barangay? Ano yung ipapang-contribute nila? Kasi sa mga kasamin, ang mga project na minsan ang gagaling sa city o ano, ano yung kukontribute namin na talaga siguradong nagawa yung mga proyekto na nasa ayos kung anong nasa doba sa plan ng engineering. Ano yung mga project? Ang ano mga sa mga kartada, yung mga multi-purpose, yung mga overpurpose. Ilang taon na po kayong nakatira sa Pasong Tabo? Since 1975. It's popular. Corruption in a way na para sa mahihirap, hindi nakakabit talaga sa mga mahihirap. Anong ibig sabihin niyo sa sinabi niyo para sa mahirap na hindi nakakarating? Kasi ang lahat ng mga barangay doon na nakakabit sa amin, kasi kagaya sa pilan, kasama ng barangay namin, nakakarating sa kanila yung mga ibang supply kagaya ng mga bigas, mga dilata, napabalitan na lang namin na meron, dapat may pinamigay. Pero ayon din sa, nandun yung sa loob kanila dahil may mga kakilala kami, hindi nakakarating sa dalawang kami ng mga tao. Which is, napupunta lang sa mga USDO, mga sino-sino rin sa loob ng barangay. Hindi dumadating sa talagang pagbibigyan. Napunin na lang natin na nagkaroon ng mga baka. Kasama kasi yung nabahagin sa lugar namin before. Nagkaroon po na yun ng mga, ano, ng mga donation. Since ipapabili daw sa mga tao, wala nang nakarating. Alaman na lang namin, bawat isang BSBO, may dalang pagka 20 kilo na bigat. Tapos, may mga supply ng mga noodles, and then dilata. Ang tanong, nasaan yung dapat may pamimigay sa mga nabaha? Kasi ba't wala? Napunta. Pinagatiya-tiya ng mga BSBO niya, mga expo niya, ng mga barangay tanong niya. Ang hindi ko gagal sabihin, lalangiran.
kung kamag-anak ka ni ex ko, meron ka. Kung kamag-anak ka ng isa sa sekretarya, isa sa mga namumuno, isa sa namamahal, sa loob ng barangay, meron ka. Kung pangkaraniwan ka ng citizen, ay pangkaraniwan ka ng tao na sa mismong pasang ka mo, wala. Sana mas dito po kami sa barangay Masagana Project 8 Quezon City. Pumunta po namin sa bahay si Kuya Otel at enter. Kanya ba nararamdaman niyo yung ano, pagbabago daw kamo nung ekonomiya natin? Sabi ni Pinoy daw. Pinoy? Sa pamamahala po ni Pinoy, nararamdaman niyo po ba yung pagbabago sa paligid? Minsan nararamdaman ko, minsan hindi. Paano pong nararamdaman? Kasi pag pumita ako ng ano, 200, o minsan pag sinerte ako, 300. Kasi yung sabi daw po, kami na daw po natutulungan. Eh. Yung four-piece. Four-piece. Tawid ka pamilya program. 1-5 po yung... 1-5? Baba nga lang eh. Aman po yun. Dalawang buwan yan? Dalawang buwan. Every 2 months po. 2 months. Oh. Wait lang. 7 po talaga kayo nag-umpisa. Hanggang anong oras po kayo? Andito po tayo sa Barangay Pasong Tamo upang alamin mo about sa infrastructure kay Kagawa De Una. Kagawa Jun De Una, kasama ko ang aking isang kagawad, si Kagawa Edo Matrinco, na upang sagutin ang mga matanungan, ang mga pangalan nila sa siyo. Ano ba ang may pagbili ko sa inyo?
ay meron kaming mga proyekto, no? Mga maliit na proyekto na binabadgetan ng barangay na kamukha ng pag-aespalto sa mga karsada, no? May mga maliit na karsada, mga patwok, nagsisimento kami. Meron tayong mga drainage na ginagawa. Nagre-repair tayo ng mga tinker. Yun ang mga proyekto ng barangay. Maliliit lang yan. Pagka medyo malaki na yung mga karsada, mga highways, sinisimento, mga ano, nanggagaling na sa city ang budget niya. Meron konting sa budget ng barangay, may konting porsyento na napupunta sa infrastructure. Yun ang ginagamit namin na pinagkakasya, na pinagkahati-hati namin sa buong barangay, pro-pro. Kaya merong area na nabibigyan, sunod-sunod naman yun na tinaayos. Yung mga talagang dapat nang gawin, inuuna na yon, tapos susunod, tapos ang susunod na mga lugar. Gumagawa rin tayo ng mga maliliit na multi-purpose na ginagamit ng mga nasa purok na mga tao na kanilang pinagmimitinga, kumimiting sila. Pagka mayroong binuburon na may namatay doon sa lugar, doon na ginagamit na yung mga multi-purpose na yon. Pag mayroong nasunugan o nabahan, nagagamit din yung mga multi-purpose. Yun ang mga proyekto ng aking sa politiko, sa infra. Yun ang mga proyekto. Pagka hindi na namin kaya yung mga project, may mga request din po kami galing doon sa city, no? Sa Quezon City, sa tulong ng ating mayor. Oo, pinabalitan po yan.